Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot nang labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Isi at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sumunod si Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon.
Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Hisi at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay ditulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Sisi Abinidad at pinaraan din sa harapan si Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, "Hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon." Tinawag ni si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni si ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Hesi, "Wala ka na bang anak kundi yan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Hesi. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak nito ni Hesi. Siya'y makisig na binatilyo, malusog, at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pamang una sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinatungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahira ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos.
tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay. Mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dios Ama ni Jesucristo, kami ay niwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nang ngitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nabasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama'y magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang bawat isa po sa atin bilang isang Kristiyano ay tinatawag na magpahinga. Kaya nga sa isang buong linggo, ang araw ng linggo ay tinatawag nating araw na laan para sa Diyos, araw ng pamamahinga. At tandaan natin mga kapatid, kung babalikan po natin ang kwento kung paano nilikha ng Diyos ang sanlibutan, mapapansin natin noong ikapitong araw, ang Diyos ay namahinga. Ngunit hindi ibig sabihin nito mga kapatid, na nung panahong ang Diyos ay namahinga, hindi siya kumilos, hindi siya gumalaw, hindi siya naghanap buhay. Bagkos kung babalikan po natin ang kwento ng paglikha ng Diyos sa sanlibutan, noong ikapitong araw, ang Diyos tiningnan niya ang lahat ng bagay na kanyang nilikha. At ano ang kanyang sabi? Ang lahat ay mabuti at maganda. At mga kapatid, sa para sa mga Hudyo, ang araw ng pamahinga ay napakasagrado. Para sa mga Hudyo,
kapag araw ng pamamahinga, hindi ka dapat kumilos, hindi ka dapat maghanap buhay, hindi ka dapat gumalaw. Pero sa ating ebanghelyo sa araw na ito, tila may tinuturo sa atin ng Panginoon. At ano ang itinuturo sa atin ng Panginoon? Nang araw ng pamamahinga, nangangahulugan na ito rin ay araw ng paggawa ng kabutihan. Paggawa ng mabuti sa kapwa. Sa madaling salita, ang paggawa ng mabuti, ang paggawa ng tama ay walang pinipiling oras at pagkakataon. O pwede nating sabihin, hindi naman namamahinga ang paggawa ng mabuti at tama. Sa ating ebanghelyo, tinutuligsa ng mga Pariseo ang mga alagad ng Panginoon. At ano yung kwentong ibinahagi ng Panginoon na nung panahon ni Haring David, siya ay pumasok doon sa lugar upang mapakain ang mga tao. Yun ay araw ng pamamahinga. Pero anong binibigyang pansin ni Jesus? Na bilang mga sumusunod sa Diyos, lahat ng oras, lahat ng pagkakataon, dapat pinipili gumawa ng mabuti at tama. Ibig sabihin, hindi namamahinga o walang pagpapahinga ang pagpapakabuti. Walang pagpapahinga ang paggawa ng tama. Kaya nga, kung ito ay araw ng pamamahinga, dapat yun din ang araw na laan para sa Diyos. At kung yun ay laan na araw para sa Diyos, ibig sabihin, yun din ang karapat-dapat na araw na tayo ay gumagawa ng mabuti at tama. Kaya mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay natin. Bakit? Dahil maraming pagkakataon, pumipili lang tayo ng oras kung kailan tayo magpapakabuti. Pumipili lang tayo minsan ng pagkakataon kung kailan tayo magpapakabait. Di ba nga, minsan kapag gumawa tayo ng mabuti, minsan niloloko pa tayo ng kapwa natin, may sakit ka ba? Kapag gumagawa ka na ng tama, gumagawa ka na ng magandang bagay, minsan anong niloloko sa atin, mamamatay ka na ba? Pero mga kapatid, bilang isang Kristiyano at bilang isang Katoliko, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, sa bawat minuto ng ating buhay, pinipili natin ang magpakabuti. Pinipili natin ang paggawa ng tama. Pinipili natin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, yan po yung hilingin nating grasya sa mahal na pong Jesus Nazareno, na hindi lang tayo pumili ng oras at pagkakataon, ngunit sa lahat ng oras at pagkakataon, tayo ay nagpapakabuti, tayo ay gumagawa ng mabuti, at tayo ay nagpapakabuti sa ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayong maging Kanyang malalayang mga anak sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating panalangin, Panginoon ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Panginoon ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala. Manalangin tayo. Panginoon, ang araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga mambabatas, naway gumawa ng mga makataong batas
na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, ang araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang batas, naway huwag nating ilagay ng higit pa sa ating pagkatao, bagkus unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos ng magmahalan tayo. Manalangin tayo. Panginoon, ang araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginhawahan at lakas sa mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, ang araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Panginoong Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo upang mahalin at paglingkuran ng aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa pagkatuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sayo ay likas, sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo, dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus, tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Hali kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo, dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos alang Satanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinirang. Hali kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Haldali kumait, numinom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus ang tubig na bumubuhay, bukal ng grasya, ligayang tunay. Inumin para sa kaluluwa, lugas sa mga sala. Hali kayong mga napapagal, kayong
nauuhaw sa mundo. Dali kung aituminom kayo ng hain ni Jesucristo. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kung aituminom kayo ng hain ni Jesucristo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladali nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba kanamin, pinipintuho kanamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilig
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.